Welcome to Lighthouse Cafe. Unang tanong sa ating mga manonood. Maituturo mo ba ang iyong sarili na malusog o healthy? Kung bibigyan mo ng grado ang kondisyon ng iyong kalusugan ngayon, masasabi mo bang ikaw ay nasa 100%? Ako? Saka na natin pag-usapan yan. Wellness is defined as the state or condition of being in good physical and mental health. And keeping ourselves well and in good health at any age is a constant challenge. Based on research results from Euromonitor International, the health and wellness market in the Philippines continues its positive development. At ito ay dahil sa tumataas din ang pagiging health conscious nating mga Pinoy. This healthy lifestyle trend is also being supported by aggressive education campaigns by the Department of Health. Oh, ako man ay gumagawa rin ng mga hakbang para maging healthy. Tulad ng paglalakad ng 10,000 steps every day. To, meron akong Fitbit. Yeah, advertisement. At kasabay ng pagtaas ng healthy lifestyle trend ay ang mga makabagong mga health and wellness products na patuloy na sumusulpot sa nagiging sikat sa ating merkado. Isa sa mga yan ay ang mga, of course, food supplements. Mm-hmm. Ang food supplements, are also known as dietary supplements, help provide the nutrients that we lack from our regular diet. Subalit, dahil ito ay supplements, syempre hindi ito intensyon na palitan ng ating regular meals. And of course, if we are sick, these are also not intended to give healing. Kaya nga malinaw na nakasaad ang no therapeutic claims. Pag-uusapan natin ang maliwanag mamaya yan. Ang isa pang interesting wellness trend is naturopathy. No? An alternative medicine based on the theory that diseases can be successfully treated or prevented without the use of drugs by using techniques such as control of diet, exercise, massage, and the sort. Kaya very interesting ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Reza. Dahil ang ating special guest in today's What's Brewing is a certified specialist in health and wellness. And in fact, napakarami niyo pong specializations in the medical field, Bishop. Our guest is recognized as the only medical doctor in the world who trained and specialized in 4 different medical specialties. So yan ay pulmonary medicine, cardiology, radiology, and internal medicine. He is also the co-founder and medical director of Rafa Health Institute in Florida, USA. But his medical practice integrates regular traditional medicine, anti-aging, longevity, preventive lifestyle medicine, and as a Christian, hindi mawawala ang biblical approach. Mm-hmm. So, welcome to Lighthouse Cafe, Dr. Cris and Dr. Linda. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. And thank you all for having us. Oy, nagagalak kami na kami pinaunlakan po ninyo. Kailangan itong subject na to sa ating mga nanonood. Importante ho. Opo. And kayo ay merong 4 na field ng specialization. Merong 4. Yun ang pinag-train ko. Pero actually, na-add ko na ho dyan yung anti-aging at saka biblical medicine. Oh, kaya medyo 6 na ngayon. I see. Pero kahit nung 4 pa, na-recognize ako ng American Medical Association na ako lang sa buong mundo ang merong 4 na medical specialties. That is great. I praise God for His grace in your life. No? Amen. Dr. Linda, kayo naman po, nasa field ng nag-specialize ako sa America sa radiology. Yes. Naging director ako ng radiology department ng isang hospital and before naging director ako, assistant chief director naman ako ng 3 other hospitals. And after that, because of what happened to Dr. Cris, yes, we actually shifted from conventional medical practice to, yes, alternative practice dahil na pansin namin na the patients actually get better faster, number one, without using pharmaceutical drugs, kung talagang hindi kailangan, although merong time na talagang kailangan ng drugs. Kung hindi kailangan, wag. Kung hindi kailangan, huwag. Oh. Oo. Yeah. As a matter of fact, merong 7 steps to health na pag-uusapan natin. Mm-hmm. Ano? And ang isa doon ay avoid the drugs unless it's absolutely necessary. Oh. Uh-oh. So hindi po pala first resort ang drugs. Yung mga medical drugs na binibigay, ganun po ba yun? Well, kung kailangan. Marami pong doktor na hindi kikita sa gamot niyan.
Ay, nako. Paano ba pag mga maintenance medicines yung gano'n? Pagka nag-maintenance na at kailangan, you have to do that. Hindi mo naman sa iiwanan. Mm-hmm. Pero kung meron kang program to maintain your health at saka yung wellness, mm-hmm. ay kadalasan yung mga drugs na kinukuha mo for maintenance ay pwedeng unti-unti na alisin na yung program. So, Dr. Cris, ano po ang karaniwang sakit na ina-address ninyo? Ako, dahil ako cardiologist, ang mga number one home problema ang nagpupunta sa amin, ang mga heart disease. Ang number one cause of death sa Philippines po ay heart disease. Ang number two is stroke, tapos may cancer na kasunod na dyan. Kaya na-attract namin yung mga heart diseases patient, mainly because I'm a cardiologist. Pero ang aming ginagawa, generally speaking, mm-hmm. is to teach people how to stay healthy, yes. at saka to live long. Ang definition ko ng good health ay yung you are able to do whatever you, however old you are, whatever you did when you were 25. Mm. I think na-mention ko kanina na ang Philippines is the diabetes capital of Asia. Wow! We have more diabetic in the... Teka, doc. Diabetic po. Pero anyway, go on. Pero matutulungan natin kayo. Okay? We have more diabetic in the Philippines per capita than any other country in Asia. Now, it is because of our lifestyle. Lifestyle. Oh. Marami nagsasabi, genetic daw yan, pero I think it's environmental. I think it's our lifestyle most of the time. Kaya we need to discipline ourselves. This is what we try to do sa mga pasyente namin. We try to train them and educate them kung ano dapat mabuting kainin. Mm-hmm. Kagaya ko ng diabetes, na-mention nyo na diabetic kayo. Pwede natin i-control lang inyong blood sugar just by diet and exercise. Tuturuan namin kayo ano bang kakainin nyo muna. At sa kailan ba kayo dapat mag-exercise? Meron naman kaming formula para ganun. Kaya sa umaga, sa breakfast, kailangan na kainin nyo mga protein muna bago kayo kumain ng anything. Ano ang protein? Oh. Eggs. And usually, we tell you to eat 4 or 5 eggs sa breakfast. Teka, hindi ba cholesterol yan? Ah, hindi ko kami takot sa cholesterol kasi ang cholesterol po hindi nakakamatay. Ang cholesterol po hindi nagkokos ng heart attack. Yun ang sinasabi sa atin madalas. Oh. Nasa TV pa, nasa mga konsaan sa mga advertisement. Pero ang cholesterol po kailangan natin. In fact, kung wala tayong cholesterol, it's incompatible with life. Pagka wala tayong cholesterol. Ito yung article niyo. Ito po ay aking sinulat. So, myth pala ang cholesterol. Tinan niyo po ito. It's yan, no? Cholesterol is a myth by Dr. Cris Enriquez. Kung tutuusin po, yung mga heart attack, hindi dahil sa cholesterol, dahil sa inflammation sa intima o yung inner lining ng blood vessel. Ang cholesterol nagpupunta doon to heal. Hindi ho siya nagkukos ng problema, hini-heal niya. Eh, yung lining ng blood vessel, may kinalaman ng sugar sa blood. Yes, kasi ang sugar sa blood, nag-injure ng intima ng blood vessel, ng lining ng blood vessel. Pagka nagkaroon ng injury, magkakaroon ng inflammation. Mm-hmm. Pag nagkaroon ng inflammation, pupunta na yung cholesterol para gamutin. Hindi para pasamain, para gamutin. Ano ba, nakat nyo yung kamay? Oh. Hindi yung mag-heal yan kung walang cholesterol. Kailangan pumunta ang cholesterol dyan. Isa sa mga cells na pupunta dyan is cholesterol. Mm-hmm. If there is no cholesterol, there is no healing. Kaya nagpupunta ako. Pagkatanong kaya, may totoo ba may cholesterol doon sa ugat? Yes. Nandun yun dahil it's trying to heal the problem. Kaya knowing that, hindi dapat natin i-concentrate yung ating treatment sa cholesterol, kundi yung nagko-cause ng inflammation ng ating gamutin. And you're saying 4 to 5 pieces ng eggs? Uh-huh. Anong klaseng luto? Soft-boiled ho ang pinakamaganda. Soft-boiled. Pero pwede rin kayong mag-omelette kung gusto nyo para dagdagan nyo ng tomato at saka ng mga sibuyas. Ano mantika naman ang gagamitin doon? Olive oil po. Olive oil. Extra virgin olive oil. Hindi yung paulit-ulit na mantika. Hindi yung... Fishball, gano'n. Hindi yung... Meat. Ano na namang meat? Except pork po, kahit na ano meat. Turkey, lamb, beef, na mga lean beef. Bakit po except pork, Dok? Ang pork kasi maraming mga parasites, maraming mga toxins. Ang pork is a scavenger, yung pigs are scavengers. Kinakain nila madudumi,
ang karamihan nakakain niya ng mga kagaya ng mercury, which is the same thing with shrimps. Kaya sa Old Testament nga, pinagbabawal yan eh. That mostly, hindi in-explain ng God kung bakit, pero medically speaking, because of heavy metals at toxins. And when you have a lot of mercury sa body mo, memory mo na affect. Kaya, kaya ilan yung tinuturo namin, kaya sa diabetes, so, pag nakumain na kayo ng tama, wala na kayong kanin, wala na kayong pandesal, wala na kayong puto, wala na kayong pasit malabon. Palabok. Pizza. Yun, wala na pizza. No. Ang exercise naman, no, after each meal, pag nakumain na kayo ngayon ng inyong egg, mga 20-25 minutes later, you walk around naman for 20 minutes. The reason for that, para ma-use up ng mga cells natin, yung blood sugar na nasa, yung sugar na nasa blood nyo. Pagka ginawa ko nyo yan, at sinunod namin ninyo yung aming i-advise sa inyo, marireverse natin ang diabetes. Hindi lang control, ho. I'm not talking about control. I'm talking about reversing diabetes. What about supplements? Ang sabi sa akin, mayroon daw mga supplements. Eh. Lalo yung mga networking. Yan, no? I mean, I can cite some brands, pero wag na lang, no? Wag na lang. Eh, minsan nga, ang sabi pa, eh, yun daw talaga ang makakagaling. Ang mga supplements po, biro tayong law dito sa Philippines, even sa Amerika, na hindi tayo pwedeng mag-claim ng, mga health benefit, ng therapeutic claims sa mga supplements. Pero, having said that, there are supplements na magaling sa diabetes. Kung pinag-uusapan natin diabetes, kagaya ng ampalaya. Maganda ang palaya. Banaba. Marami pa ako ano to, dito sa atin. Dok, paano po yung mga organic? Kasi ngayon po, di ba, yung mga trend ngayon, yung mga organic farm-to-table method, mga ganyan. Ano po masasabi niyo doon? Well, marami kang masasabi kasi ang organic is actually what we advise our patients to eat. Kahit na anong klaseng organic, yung mga meat na dapat organic, mga vegetables na dapat organic. Ang problema natin, yung organic industry ay hindi regulated ng government. Hindi defined kung ano yung organic. Kayo naman, Doc Linda, ang pinaka-focus nyo, cancer. Yeah, meron kaming office sa BGC, ano? Yes. Na ang karamihan ng pasyente namin ay cancer. That's really what we concentrate on. Meron din kaming mga methods na ginagawa naman sa mga taong masasakit ang mga joints, mga knees, hips, okay? Para arthritis yan, ang mga uric acid. Exactly, arthritis. Dahil meron kami ginagawang gamot na tinatawag na prolozone, okay? Na ito ay ini-injection namin sa joint using ozone. Ay, ang ozone ay napaka-powerful na gas na nagtatanggal ng pain, nagre-repair ng mga cartilage na napupudpud na. So, ano po ang pinaka-advantage ng alternative medicine po ito, no? Diba? Over yung common na ginagamit na, yung natural, mga medicine po na ginagamit sa hospital, mga ganun. Ano po yung pinaka-advantage? Speaking of cancer, ano, lahat kasi tayo, meron tayong cancer cells sa ating katawan. Lahat ng human beings, okay? And ito yung nangyayari dahil sa formation ng mga tinatawag na free radicals as a result of, sinabi ni Dr. Cris, yung inflammation, okay? And this comes from, yung mga free radicals come from polluted air na ating binibreathe. Habang na-industrialize ang isang country, which we are becoming more industrialized, maraming toxins ngayon at saka heavy metals sa ating air, okay? Nabibreathe natin yon, nagpuproduce ng mga free radicals sa katawan natin. Kinakain nating mga gulay at saka frutas na naispray ng pesticides, that's very dangerous, that produce a lot of free radicals sa ating katawan. Tapos yung iniinom nating tubig na mayroong chlorine, pati tubig, at saka fluoride, ay nagpuproduce ng maraming free radicals yon. Tapos yung mga meat na kinakain natin, mga karne, okay? Kahit isda for that matter, na tawag dito, yung nire-raise nila sa farm, na binibigyan ng mga feeds, and most of the time, almost 100%, yung feeds na yon contain antibiotics at saka mga growth hormones. Ay, very dangerous ito kasi nagpuproduce ng free radicals. Free radicals cause inflammation, okay? Tapos pagka yung free radicals na yun, yung tinamaan na yung gitna ng mga cells ng katawan natin, it produces cancer. Kaya lahat tayo, meron tayong cancer cells sa ating katawan, okay? And then, tawag dito, pagka ang ating immune system ay malakas,
nakakain lahat yun. Kaya hindi lahat ng tayo yung di-develop ng buhol na cancerous, okay? Pero pagka ang immune system natin ay bumagsak, and almost 98% of the time, bumabagsak ito because of stress, hindi na nakakain lahat ng cancer cells ngayon, tapos yung mga natitirang hindi nakakain ng ating immune system, yun ang lumalaki, nagdi-divide, until magkaroon ng buhol, okay? Pag may buhol na, tapos binayopsi ng doktor, tapos cancerous, ay sa conventional medical treatment, Ressa, chemotherapy. Mm-hmm. Sir, tatlong klase. Chemotherapy, radiation, yes, o kaya surgery. Mm-hmm. Or combination, or all of them. Okay? Mm-hmm. Depende kung anong klaseng cancer mayroon ng pasyente. Ay, yun na yung ginagawa ng mga gamot na yon ay tinatanggal nila yung bunga, yung buhol. Mm-hmm. Okay? Pero yung whole na puno, which is the cancer process na nasa katawan, ay habang buhay yung ugat, kahit tanggalin mo yung bunga, okay, ay it's just a matter of time. Meron na akong mga nalalamang cases, Doc Linda, na akala nila lumiit yung bukol, yung pala lang may sasasay sa taas. Ay, gano'n kasi, yun eh, ang importante kasi, hindi lang yung bunga ang ating nagpapi-attention tayo, okay? But chemotherapy actually does is, chemotherapy is actually a poison. Namamatay ang cancer cells dahil nalalason. Pero ang masamang effect, yung ating immune system, bumabagsak, which is what we have to eat cancer cells sa ating katawan, ano, ay bumabagsak naman. Kaya yun. So if you're doing that tapos bumabagsak ang immune system mo, kaya nga may lumabas na bukol, bumagsak ang immune system, okay? Tapos with chemo, babagsak pa siya. Kaya something needs to be done with your immune system all the time. What we do sa amin, sa Healthy Life Center, nasa Fort, ano, ay yung ugat ng cancer process sa katawan natin ang aming pinapatay. So we make sure na yung ugat na yun ay namatay, dahil pag namatay na lahat yung ugat, okay, the whole tree with all the other fruits, kung meron pa, ay mamamatay na. The best thing is, huwag mo nang antayin magkasakit ka. Totoo. Tatama naman yun. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Exactly. Whoa. Kaya talagang wellness ang pinopromote ng Rafa Health at saka ng Healthy Life. Ano? Dahil mas maganda talagang mas stop mo bago dumating. Opo. Kumbaga, because it's easier na ma-prevent mo kaysa pag nandunag, gagamutin mo kung ano-ano. Kaya napaka-importante noon. Pero part ng aming treatment, especially sa kanila, sa Healthy Life, is spiritual. Ah, oh, okay. Yeah. We tell them, we describe to them. In fact, sa Rapa Health, pag pumunta kayo ron, mayroon kayong problema, sasabihin ko sa kanila, if you are here thinking that I can heal you, I said, I can't. I don't know how to heal. But I know who the healer is. Oh, okay. The Jehovah Rapa. Yes. Pero this is what the Bible, we might not say the Bible, but this is some mga teachings na pwede niyong gayahin. Sabihin, kahit lay hands ka ng lay hands, pag hindi tama ang buhay mo, wala yun. Totoo yun. Yeah, kaya sa kanila, ni-explain nila yung triune being. Yeah. Yes. And then they have this positive ngayon, positive response, positive belief. Yung faith na napukuha, na stimulate yung faith nila. Kaya gumagaling sila. Kasi napaka-importante that we should remember as believers naman, alam natin, as a man thinketh in his heart, so is he. Okay? Correct. Kaya yung ating triune being, which Dr. Cris mentioned, na tayo ay hindi lang itong katawan. Everybody thinks na ito ba si Ressa, ito ba si Dr. Linda, etc. Okay? Hindi kasi tayo, ito lang yung ating body. This is just one-third of who we are. Because one-third, another third of us is our soul, which is our mind and our emotion and our will. Okay? And the other third of us is our spirit. Kaya we have to make sure na naiintindihan natin, because if we don't know what those parts of us are, okay, ay mahirap tayong mag-walk in victory. Ang sinabi ni Apostle Paul, that your spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of the Lord. Exactly. So, yun ang importante. Dahil yung positive thinking, Bishop, ano, hindi positive thinking, kundi actually positive according to what the Word of God says, okay, ay
pagka ganun ang na-change, ka nakaroon ng renewing of the mind tayo, ano, which is Romans 12, yes, sinabi nga, course, yes. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, okay? Mm. So that you may prove. Kasama na sa renewing of your mind, yung masarap yung ganito matamis. Totoo yun, no? You got on talaga. Ay, kasi yung ating katawan ay sumusunod kung anong nasa isipan natin. Oh. So, we tell our patients, for example. Huwag niyo nating. So, paano po yun? Sa mga gusto magkaroon ng healthy lifestyle, meron po ba kayo mga programa na pwede naming i-visit? May website po ba kayo na pwede namin? Meron kami website. Yung amin, rapahealth.ph. Yun namang sa cancer is The Healthy Life. The Healthy Life.ph. Sinulat ko itong libro, bestseller ito sa Amerika. Pagdating namin dito, magtatayo kami ng cancer clinic, itong ginamit namin word na pangalan. Patapos ito rin ang pangalan ng aming TV program. Do you provide seminars sa mga, yes, ano? For yes. example, churches? Yes. Yeah. We want to teach yung mga, especially mga believers, para naman maging healthy tayo. Mm-hmm. It's so hard to witness to people, to healthy people if you're sick. If you're sick, Oo. Ang pagbabagong nila lang, hindi lang pagbabago ng itsura mo. Pagbabago ng lahat ng konsepto sa iyo. Well, alam niyo, maraming salamat, Dr. Cris. Yes, salamat po. No? Parang napaka-ikli ng oras natin. Maraming tayo pwede pag-usapan. Magkakaroon sila ng show soon. Yes. Sa GCTV. They will have a show sa GCTV. You look forward to that. Maraming salamat po. God bless you. And hindi ito ang huling pag-uusap natin sa programang ito. Thank you. Thank you all so much. Sana naging malaking pagpapala po sa inyo ang ating interview kay Dr. Cris at Dr. Linda Enriquez.